Connection. Connection. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via www.brigada.ph. Sumasa inyo na ang Brigada Connection. Brigada, Brigada. Connection. Connection. Araw po ng Huwebes, mga kabrigada, Pebrero 25, 2021. Pagbabalitang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule, ng Drive Max Plus Herbal Capsule, NutriCleanse, at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong brigador, Brigada Glenn Parungaw. At sa ating mga nangungunang balita, Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada, maituturing na mis-encounter sa pagitan ho ng Philippine National Police at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang insidente ng pamamaril malapit ho sa isang mall sa Commonwealth Avenue, Quezon City, kung saan ay nakumpirma na napatay ang dalawang katao. Ayon kay NCRPO Chief Major General Vicente Danaw, dalawa sa mga individual na napatay ay mga pulis, habang apat na iba pa, kabilang ng isang pulis at tatlong PDEA agents, ang labis hong nasugatan. Sinabi ho ni Danaw na parehong lehitimo ang operasyon na ikinasa ng PDEA at ng Drug Enforcement Unit ng QCPD. Igilid po ng NCRPO Chief na iimbestigahan pa nila kung sino ang dapat managot sa insidente. Base naman sa incident report ng QCPD Station 6 sa Batasan Hills, ay nagkasa ang District Special Operations Unit ng kanilang himpilan ng isang by-bus operation malapit sa Ever Gotesco Mall. Ang hindi alam ng mga operatiba ng DSOU ay ang mga Special Enforcement Service o SES agents ng PDEA na pala ang kanilang katransaksyon. Una na rin sinabi ng PDEA spokesperson na si Director Derek Carrion na nagsagawa ang SES ng lehitimong anti-drug operation malapit sa naturang mall. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Sa kaugnay na balita, mga kabrigada, tumanggi naman ang PDEA na sagutin ang alegasyon na ang Special Enforcement Service ng PDEA ang unang nagpaputok laban ho sa mga pulis sa naganap na mis-encounter dyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon po kay PDEA spokesperson Derek Carrion, magsasagawa ang PDEA at ang PNP ng joint probe para malaman ang tunay na pangyayari. Ibinahagi naman ni Carrion na kinumpiska ng mga pulis ang mga cellphones at armas ng PDEA agents para mapigilan ang mga ito sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa insidente. Mababatid na kailangan muna ng PNP na makipag-ugnayan sa PDEA bago ikasa ang anumang by-bust operation. Dahil po sa naganap na shootout, mga kabrigada, ay napatay nga ho ang dalawang pulis habang sugatan naman ang apat na iba pa. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada, tanggapin natin ang reports ng ating mga kapatid na himpilan. Connect tayo ng Brigada News FM sa Cagayan de Oro. Pitong barangay dyan, mga kabrigada, ang apektado ng African Swine Fever. Mahigit 1,000 baboy ang isinailalim sa calling. Si Brigada Alden Bakal sa balita. Brigada Alden, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Manaumunog ng buong kabuntagong Pilipinas sa pangunahing balita. Aabot na sa 7 barangay sa Cagayan de Oro apektado sa ASF o African Swine Fever. Ayon kay Department of Agriculture Northern Mindanao, Regional Executive Director Carlin Culiado, na kasama sa mga apektadong barangay ang barangay Mambuaya, San Simon, Baikingon, Agusan, Puerto, Makasandig at barangay Indahag. Dahil dito umabot na sa 1,399 ang bilang ng mga baboy na isinailalim sa calling, kung nasaan aabot na sa 380 na mga magsasakang apektado. Tiniyak naman ang nasabing tanggapan na maliban sa compensation fund ng pamanang lokal ng Cagayan de Oro,
na ibibigay sa mga magsasaka ay magbibigay rin sila ng indemnification fund. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Live gikan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bacal sa 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro. The Music and News Authority! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mula dyan sa Cagayan de Oro, connect tayo ng General Santos. Ang Jensen mga kabrigada, pinaigting pa rin ang checkpoint laban din ho sa ASF. Halos 4,000 live pigs ang naipadala sa Maynila hanggang nitong Pebrero. Si Brigada Attorney Khan Balyeque sa report. Brigada Attorney Khan, i-brigada mo! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Brigada Republic Membuntag, kinumpirma ni Dr. Antonio Efraim Marin, head ng City Veterinary Office, na patuloy ang pagpapadala ng tsansa ng buhay na baboy sa Manila. Ito ay bilang suporta sa mataas na demand ng baboy sa naturang lugar, dahil maraming lugar sa Luzon ang infected ng African Swine Fever o ASF. Ayon pa kay Dr. Marin, na simula Pebrero 1 hanggang Pebrero 19, nakapagpadala na ang Jensen ng 3,477 heads ng buhay na baboy sa Manila, habang sa local market, kung saan ang iba ay dinadala din sa bahagi ng Davao Region at Agusan Provinces, ay abot naman sa 5,482. Nakabalik yata sa Manila 3,477 kaulo. Ang local na ito na nabalik yata, Palinti na ito sa mga Mitya 5,482. Kaugnay nito, patuloy na umaapela si Marin sa mga mamamayan na suportahan ang kampanya ng Jensen laban sa ASF para mapanatili na ASF free ito. Dahil sa pinaigting na kampanya, halos aabot na sa 8.2 million pesos ang nagastos ng LGU Jensen para sa ASF prevention para maproteksyonan ang 2 billion peso hog industry ng lungsod. Aabot na sa 5 main ASF checkpoints ang inilagay at binabantayan ng mahigit 50 mga personahe para mapigilan mga nagtatangkang magpalusot ng mga live pigs at processed pork products. Brigada! Connection! Live! Gikan diri sa city gearing to become the next Singapore, an emerging ideal investment hub of the Philippines. General Santos, kini si Attorney Khan sadya mapagmahal, SM. Sana all. Ang kaliweting hindi marunong mangaliwa, Balyeque sa 89.5. Brigada News FM, Mr. Johnson, the Music and News Authority. Brigada! Connection. Mula sa Mindanao, mga kabrigada, connect tayo ng Visayas sa Cebu. Siyam na empleyado ho ng Lapu-Lapu City Health Department at siyam na mga preso ng Argao Police Station ang nagpositibo sa COVID-19. Si Brigada Raul Del Prado sa detalye. Brigada Raul, i-brigada mo! Brigada! 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 Mayong abuntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa aming nangungunang balita, umabot na siyam na mga empleyado ng Lapu-Lapu City Health Department ang nagpositibo sa COVID-19. Ito mismo ang pinalam ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Kasama sa mga nagpositibo, ang kapatid na alkalde na si Grace Carungay, na siya ring head ng City Epidemiology and Surveillance Unit, isang nurse, isang utility worker, dalawang drivers at apat na mga contact tracers. Habang naghihintay naman ng kanyang swab result, si City Health Head Dr. Agnes Realiza, matapos na nagkaroon ito ng close contact sa mga nagpositibo sa virus, habang positibo rin sa sakit ng siyam ng mga preso sa mga bayan ng Argao sa probinsya ng Cebu.
dahil dito ayon kay Police Major Sheila Cortiza ng Argao Police Station na naka-isolate na ang mga detainees na nagkasakit habang temporaryo mo nang sinuspindi ang pagdalaw ng pamilya ng mga preso upang may wasang kumalat pa ang virus. Live, gikan na diri sa Queen City of the South, Cebu City. Anong sa Brigada Connection? Kini si Brigada Raul Del Prado sa 93.1 Brigada News FM Metro Cebu. The Music and News Authority. Brigada Connection. At sa Luzon, connect tayo ng DAEP. Ang DILG Assessment Team nagsimula na hong mag-ikot para sa simultaneous validation ng road clearing dyan ho sa Camarines Norte. Si Brigada Aleth sangkap sa balita. Brigada Aleth, i-brigada mo! Diyos marahin na aga, Brigada News FM Philippines, nagsimula ng mag-ikot nitong Lunes ang team sa panguna ng Department of the Interior and Local Government sa Camarines Norte para sa evaluation ng ginawang road clearing operation ng mga lokal na pamahalaan. Ay kay DALG Provincial Director Ray Caceres, simultaneous ang ginawang validation ng assessment team sa iba't ibang bayan. Bago pa man nagsimulang mag-ikot ang assessment team, ay maagang nagpatrulya ang kapulisan lalo na sa kahabaan ng Maharlika Highway upang siguro na walang mga obstruction sa kalsada. Una nang sinabi ni Caceres na ang road clearing ay hindi lang sa mga panahong nag-iikot ang team ng DILG, kundi dapat itong isustain araw-araw sa layuning walang obstruction sa kalsada. At matapos nga ang makailang ulit na pagpapalawig sa deadline ng road clearing operations, ay natuloy na rin ang validation na inaasahan namang magtatapos sa darating na March 3. Mula dito sa gateway ng Bicol Region, para sa Brigada Connection, iniisi Brigada Alet sangkap ng 102.9 Brigada News FM Daet, the Music News Authority. Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. At mga kabrigada, sumain nyo ang kabuuan ng Brigada Connection ngayong umaga po ng Huwebes, February 25, 2021. Inihatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule, ng Drive Max Plus Herbal Capsule, NutriCleanse, at ng Guard C Calcium Ascorbate. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula dito sa Brigada News Center sa Makati City, the Music and News Authority! Connection! Connection! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit!